Maligayang pagbabalik sa ating aralin, mga minamahal kong mag-aaral sa MAPE Quarter 2, Week 6, Arts. Tayo na at magpinta. Pero bago ang lahat, dumako muna tayo sa ating balik tanaw. Estilo ng mga tanyag na pintor. Okay, ang presentation ay gawa o mula kay Seth Andre Sabangan. Mga sining ng Pilipinong pintor at mga kilalang Pilipinong pintor. Fernando Amorsolo. Siya ang kauna-unahang Filipino national artist. Siya ang dating direktor ng Kolehiyo ng Fine Arts ng Universidad ng Pilipinas. Natapos niya ang hanggang apat na masaganang pagpipinta sa isang araw sa panahon ng kanyang karera. Estilo ng sining. Ang mga obrang likha ni Amorsolo ay ang mga tao at tanawing pambaryo ng Pilipinas. Kilala siya sa kanyang pagiging malikhain at pagkadalubhasa sa paggamit ng liwanag sa aspeto ng sining. Isa sa mga likha nito ay ang planting rice at dalagang bukid. Juan Luna o Juan Luna de San Pedro y Novicio Ancheta. Isang Pilipinong pintor, iskultor at isang aktivistang pampolitika ng Revolusyong Pilipino noong huling bahagi ng 19th na siglo. Siya ay naging isa sa mga unang kinikilalang artista sa Pilipinas. Estilo ng sining. Romanticism, realism. Nagpinta si Luna ng mga pampanitikan at makasaysayang eksena. Ang ilan rito ay komentaryong pampolitika. Ilan sa mga gawa nito ay ang Spolarium at The Parisian Life. Vicente Manansala. Si Vicente Silva Manansala ay isang Pilipinong pintor na kilala sa kanyang Cubist painting at prints. Si Manansala ang nagdevelop ng transparent cubism. Estilo ng sining. Nakabuo si Manansala ng transparent na cubism kung saan ang mga pinong tono, hugis at pattern ng figura at kapaligiran ay mahusay na nakapatong. Ang isang magandang halimbawa ng Manansala gamit ang transparent at translucent na pamamaraan na ito ay ang kanyang komposisyon, Kalabaw, Ang Magbabayo, at Candle Vendor. Victorio Edades. Siya ay pinangalan ng national artist noong 1976. Pilipinong pintor na pinuno ng revolusyonaryong 13 moderno na nakipag-ugnayan sa kanilang mga klasikal na kababayan sa mainit na debate tungkol sa kalikasan at tungkulin ng sining. Estilo ng sining. Ama ng makabagong pagpipinta ng Pilipinas. Hindi tulad ng maliwanag, maaraw, masayang kulay ni Amorsolo, ang mga kulay ni Edades ay madilim at madilim na may paksa o mga tema na naglalarawan sa mga manggagawa, manggagawa sa pabrika o simpleng tao sa lahat ng kanilang dumi, pawis at dumi. Ang kanyang estilo noong panahon na iyon ay neo-impressionistic. Ilan sa mga likha nito ay ang Mother and Daughter at The Sketch. Fabian de la Rosa, Master of Genre sa sining ng Pilipinas. Nag-abag din sa pag-iigit ng pagkakakilala na ito sa pamamagitan ng pagiging isa sa mga unang Pilipinong artista na nagpinta sa canvas ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa paggawa nito, pinangaralan niya ang Filipino. Inilagay sa pedestal ang natatanging karanasang Pilipino. Estilo ng sining. Realism ay ang pagtatangkang kumakatawan sa paksa ng totoo, nang walang artipisyal at pag-iwas sa mga haka-haka na kathang isip at mga supernatural na elemento. Ilan sa mga likhang ito ay ang Young Filipina at A Remembrance of the Villa Borges. Juan Arellano,
ipinanganak noong 1888 sa Manila, Philippines. Namatay noong 1960 sa Antarctica. Kilala dahil sa luminous landscaping painting at architecture. Isang Pilipinong arkitekto na kilala sa pagdidisenyo ng Metropolitan Theater noong 1935 at Jones Bridge at marami pang iba. Estilo ng sining, neoclassic, and Art Deco buildings. Jose Blanco. Siya ay kilala sa folk art regional scene painting. Jose V. Blanco ang muralist at national artist nominee na kilala sa makukulay at pagdiriwang ng mga gawa ng Tagalog pastoral. Estilo ng sining. Tinawag ng kritiko ng sining na si Alice Guillermo ang estilong Blancos na folk realism. Kapansin-pansin ang graphic preciosity ng akda, gayon din ang luntian ng mga makalupang kulay nito. Ilan sa mga likhang ito ay ang Fisherman in Boat at Harvest. Manuel Valdemar. Si Manuel Valdemar ay isang multi-talented na Pilipino. Siya ay isang pintor, skultor, printmaker, manunulat at ilustrador ng libro. Siya ay nagmula sa masining na bayan ng Paite, lalawigan ng Laguna na kilala sa mga woodcarver. Estilo ng sining. Karamihan sa kanyang mga paksa sa sining ay ang kanyang bayang sinilangan, ang mga tao nito, ang kanilang pang-araw-araw na gawain, at ang kanilang mga pagdiriwang. Carlos Francisco. Sa mga panel tulad ng mga nagsisibing puri sa City Hall ng Maynila, ginawa ni Francisco ang mga fragment na makasaysayang nakaraan sa matingkad na mga tala ng maalamat ng katapangan ng mga ninuno ng kanyang lahi. Estilo ng sining. Gumamit si Francisco ng matapang na mga katutubong kulay, umaagos sa mga ritmikong linya at mga pandekorasyon na kadalasang sumasaklaw sa buong larangan ng pagpipinta. Ang kanyang mga larawan ng mga babae ay hinango mula sa mitolohiya. Ilan ang mga likhang ito ay ang magpupukot at bayanihan. Mga inaasahan. Makaguhit gamit ang complementary colors sa pagpinta ng mga landscape. Maipakita ang mga kasanayan at kaalaman tungkol sa foreground, middle ground, at background upang bigyang tiin ang pagpipinta ng mga tanawin. Maisulat ang foreground, middle ground, at background sa isang larawan. Makaguhit ng isang larawan na naipapakita ang foreground, middle ground, at background. At matalakay ang mga detalye ng mga natatanging tanawin at kabuluhan nito sa kasaysayan ng bansa. Alam nyo ba ang mga complementary colors sa wheel or color wheel? Ang complementary colors ay ang mga magkasalungat na kulay na matatagpuan sa color wheels. Okay. Ito ay nabuo dahil sa nagkakaroon ng magandang kombinasyon kapag ang magkasalungat na kulay ay pinagsama. Halimbawa, ang yellow at violet. Ayan, nakikita nyo dyan ha, ang yellow at violet. Ang yellow at violet. At ang green at ang red. Ayan, ang green at ang red.
ano-ano ang mga complementary colors na nakikita mo. Magbigay ka pa nga ng iba pang halimbawa. Tama. Yan ay ang blue at ang orange. Tingnan ang larawan. Pag-aralan kung paano ginamit ang complementary colors. Tama! Ang complementary colors ay maaari nating magamit sa pagpipinta ng mga landscape. Ano ba ang kahulugan ng landscape painting? Ang landscape painting o landscape art ay nagpapakita ng mga pinta ng mga bundok, puno, palayan, ilog, tabing dagat at iba pa. Nagagawa ng mga pintor na maging malapit ang mga bagay sa kanyang likhang sining sa pamagitan ng espasyo. Ang espasyo ay isa sa elemento ng sining ay ang distansya o agwat sa pagitan ng bawat bagay sa isang likhang sining. Para sa isang pintor, ang anyong mabubuo ng espasyo ay kasing halaga ng hugis ng mga bagay na kanilang iginuhit. Yan. Pagmasdan ang larawan. Pag-aralan natin ang larawan. Ang tamang espasyo ng mga bagay sa isa't isa ay naipapakita sa pamagitan ng paglalagay ng foreground, middle ground, at background. So, pag sinabing foreground, yun yung tanawing nasa harap. At pag sinabing sinabing middle ground, yun naman yung larawang nasa gitna. Ayan. So, sinabing background, yun naman yung tanawing nasa likod. O, tanawing likod. Ayan. So, ang mga bagay sa foreground ay kadalasang malalaki at pinakamalapit sa tumitingin. Ayan, yung foreground nasa unahan, no? Ang bagay naman na nasa background ay nasa likod at kadalasan na maliit. At ang middle ground naman ay may katamtaman ang laki ng mga bagay na nasa pagitan ng foreground at background. Ayan, mga bata. Ulitin natin. Ano-ano ang mga espasyo na nakita natin dyan? So, meron tayong foreground, tanawing harap. Meron tayong middle ground, tanawin sa gitna. At background, tanawing likod. Ang Pilipinas ay kilala sa pagkakaroon ng napakaraming natatanging lugar na tunay na kinagigiliwan ng mga maraming tao, Pilipino man o dayuhan. Tunay na nahuhumaling ang angking ganda ng ating bayan.
mayroong likas na tanawin at makasaysayang pook na maaaring ipagmalaki ng mga mamamayan sa mga dayuhan. Alam nyo ba ang mga lugar na ito? At alin sa mga ito ang napuntahan mo na? Mainam. So ang mga likas na tanawin na tila nililok na magaling na skultor tulad ng Mayong Volcano, ang kaakit-akit ng mga isla ng Palawan, yan, Batanes, Cebu, at iba pang bahagi ng Pilipinas ay ilan lamang sa mga pinagkukunan ng inspirasyon ng mga nagpipinta at gumagawa ng sining. Ang mga makasaysayang pook at tanawin na gawa ng mga katutubong Pilipino tulad ng mga katangi-tanging mga tahanan sa Bigan, Ilocos Norte, Hagdan Palayan sa Banawe, sa Ipugao o ang Rice Terraces, sa Cordillera at iba pang lugar ay ilan lamang sa mga naipinta ng mga kilala at na magagaling na pintor ng Pilipinas. At ito ay tunay na hinangaan hindi lamang ng mga Pilipino, ngunit maging mga tao sa iba't ibang lugar sa mundo. Tunay nga ang na kamangha-mangha ano ang mga likhang sining ng mga Pilipino, no? Sa gandang bigay ng ating may likha, okay, ng Diyos, no, ng nabinigay niya sa ating bansa, no, tunay na nagbibigay sigla at inspirasyon sa mga baguhan at bihasang manguguhit o mangguguhit, okay, at mga alagad ng sining. Kayo rin ay maaring makapagpinta. So gamit ang mga magagandang tanawin, no, na nais ninyong puntahan, okay, mapuntahan. Ayan mga bata, naway marami kayo natutunan patungkol sa paggamit ng complementary color sa pagpipinta. At wag ninyong kalimutan ang isa sa elemento ng sining, ang espasyo. So ang paggamit ng paglalagay ng foreground o tanawing harap, middle ground, tanawing gitna, at background, okay, tanawing likod. Ayan. So, nawa may apply ninyo ang mga natutunan ninyo sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!